isang reporter ng GMA naging miyembro ng kilusang NPA. Paano nga ba ito nangyari? Yan po ang ating alamin kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Nandun din sa video, Mayor Franco, si Nika de la Cruz. Yeah. Na nirecruit nila mula naman sa Santa Teresa College at sa Cebu. At naging GMA reporter dito bago maging NPA. And this time, bago natin umpisa ng ating talakayan, ay may inihanda po kaming audio-video presentation mula sa, kung di ako nagkakamali, mula sa National Task Force to end a local communist armed conflict. Panoorin po natin. Recovered video ito sa labanan sa NPA na iwan na cellphone. Mm-hmm. At ito, sana mapakinggan at mapaabot ito kay Leo Malagar. Leo Malagar. UPC Cebu student ito. Attorney Malagar, manood ka nito. Mm-hmm. Pagkatapos mo panoorin ito, maglabas ka ng statement tungkol dito. Sige. Ang kayo namin, ha? Sabi mo, concerned ka eh, di ba? Sige nga. Okay. Guide Brother Frank. Ating kilalanin si Santa Ana Bation Aures. Si Santa Ana, o mas kilala sa tawag na Diday, Luna o Naya, ay dating fourth-year student ng University of the Philippines, Cebu. Siya ay kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Psychology at nakatakda sana magtapos noong July 29, 2022. Second semester ng taong 2018. Si Ana ay tumakbo at nanalo bilang UP Student Council Representative ng Social Science Department sa ilalim ng partidong Nagkahiusang Kusog sa Estudyante, UP Cebu. Sumali rin siya sa Kabataan Party List Visayas at naging aktibong leader ng Anak Bayan Cebu. Taong 2020, siya ay tuluyan ng naging kasapi sa Kabataang Makabayan at naging candidate member bilang party element sa isang lugar sa Cebu City. Noong 2022, siya ay nakipag-ugnayan kina Ramon Patriarca alias Paste at CJ Matarlo alias CJ upang maging isang full-time NPA member. Ika-25 ng Marso taong 2022, ang grupo ni Ana ay nasangkot sa engkwentro sa sitio Malikuliko, Barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental at na-recover ng mga kasundaluhan ang cellphone na naglalaman ng kanilang video at mga larawan habang nagsasanay sa loob ng kilusan. Ika-4 ng Agosto taong 2022, dumulog sa himpilan ng pulisya ang kanyang tiyahin na si LV Bation Staki at nagpagawa ng police report na noong April 29, 2022 ay may natanggap siya na tawag mula kay Ana na ito raw ay tuluyang naglayas at hindi na umuwi pa. Matapos ang tawag galing kay Ana, hindi na siya muling nakita o nakausap ng kanyang mga kamag-anak. Ito na pala ang simula ng kanyang tuluyang pagiging isang miyembro ng New People's Army. Siya ay nagsanay na umawak ng armas kasama ang iba pang mga kabataan sa kabundukan. Nang malaman ng pamilya ni Ana na siya ay isa ng ganap ng NPA, ay dumulog sa pinakamalapit na kampo ng mga kasundaluhan upang humingi ng tulong at siya ay masagip. Sa tulong ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, si Ana ay tuluyang natunton at nailigtas noong Nobyembre taong 2022. Ako si Santa Ana Aures, 23 years old, alias Ka Luna. Ang naging posisyon ko sulod sa NPA, kaya political guide. Isa ko ka estudyante sa UP Cebu before ko na pintra sa NPA. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Philippine Army si Ana upang matulungan na makapagsimula ulit ng mapayapang pamumuhay. Hindi na bago sa atin ang naging kwento ng buhay ni Ana na minsang naging isang simpleng estudyante, naging aktivista at kalaunan ay naging miyembro ng New People's Army. Kaya naman, patuloy ang ating kampanya na protektahan at mabigyan ng tamang impormasyon, magabayan ang mga kabataan sa loob man o labas ng mga universidad. Sa huli, ang panawagan natin sa bawat isang guro, magulang o sa kinauukulan, maging sa mga estudyante na lahat tayo
ay may dapat na gampanan upang hindi na maulit o madagdagan pa ang mga tulad ni Ana na naligaw ng landas dahil sa mga grupong nagnanais na wasaki ang kinabukasan ng mga kabataan. Wow. Ayun. Pwede ko bang bigyan ko lang yung ano, i-summarize ko lang yung buhay ni ano ni Ana. Ha? Ni Ana. Naging ano siya, naging ito si Santa Aures Bation, ang 23 years old, siya ay dating deputy secretary ng anak bayan sa Cebu, naging deputy secretary ng kabataang makabayan sa Cebu, tapos pati sa Central Negros 2 Committing Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Tapos naging naging estudyante siya sa anak bayan, siya nakapasok ng NPA at naging kabataang makabayan nga. No? So, maliwanag, no? Yung at ang mga video na yun na binabanggit namin dito at pinakita, recovered video sa cellphone niya. Hindi pa siya nahuli noon na ma-recover ito. Kaya siya natuntun at siya po ay nag-surrender na at nagpaabot sa kanyang pamilya na babalik na sapagkat na-expose ang kanyang buhay. At nakita namin ni Ma'am Lorena, nandun din sa video, Brother Franco, si Nika de la Cruz. Yeah. Na nirecruit nila mula naman sa Santa Teresa College at sa Cebu. At naging GMA reporter dito bago maging NPA. Grabe. At Kabataan Party din. Brother Franco, Ma'am Lorena, ito ng challenge. Attorney Leo Malagar. Sir, anong masasabi mo dito? At mukhang ang nawawalang mga estudyante ng UP Cebu, in which under your custody and care, kapag sila'y nasa campus, mukhang ang nagpapawala sa kanila at nagpapahamak, hindi po gobyerno. Kung hindi ang CPP, NPA, NDF, at nangyari mismo yan sa UP Cebu. Yeah. Ang isa dyan na nakakulong, ang pangalan niya, Miles Albasin. Mm-hmm. Nahuli din ito na isang unit ng NPA, mabuti at buhay siya, hindi sila lumaban. Sa Negros Oriental naman ito nangyari, Ma'am Lorraine. So, yan, may mga pictures. Siguro, before kami tapusin ang commentary, magbasahin natin, Brother Franco, yung mga na-involved na kabataan sa UP para yung mga nagpapakilalang pamunuan ng UP Baguio, UP Manila at UP Cebu, kagaya ni Attorney Leo Malagar, ay maintindihan nila na hindi tayo gumagawa ng kwento. Yung kahihiyan dito kay Malagar, kay Attorney Malagar, hindi niya pinapansin itong mga estudyanteng ito na naging NPA at nagkandamatay. And in fact, he's expending so much time and energy defending and protecting the CPP, NPA, NDF. Agree. And yet he looks away from the deaths of our children. And paano masisisi ang ating law enforcement agencies na kung saan sila ang naging daan para maging maayos ang buhay ng ating mga former rebels? Yes. Yan, nakita natin, no? Sinagip nila ang buhay nang bago lamang na sa video na iyan na kung saan nagpapakita na walang indikasyon na gagawa ng masama ang ating kasundaluhan. Kaya nabuhay siya. Kaya nabuhay siya. Ang hindi nasagip, dahil hindi siya umuwi at lumugtong sa kanyang pamilya, hindi nag-cooperate sa government, sa isang inkwentro, yan o, ang may turban sa ulo, si Nika de la Cruz. At marami rin tayong instances no, na yung kasunduluhan natin, no, sinagip itong mga sinagip NPA sila. Na alam naman natin, ang layunin ay maghasik ng karahasan. Orion Yoshida. Si Daniel Si Daniel Dilyosa. Attorney Malagar, lumalabas, para kaming ano dito, wala kaming masyadong coordination sa dami ng UP students na nawawala sa dami ng ebidensya na hindi na namin alam saan kami magsisimula. Correct. At saan kami matatapos sa dami ng ebidensya na you've ignored. No? Yeah, and you've issued that shameless statement. Oh, i-retract mo yun. Yeah. I-retract mo yun in defense and protection of the terrorists who stole our children away from us.